Dok, ano po ba yung Ebola? Itong Ebola, dati siyang kilala bilang Ebola hemorrhagic fever. Ito ay sanhi ng isa sa mga strains ng Ebola virus. Hindi ito pangkaraniwang sakit at ang isa sa bawat dalawang makakasakit nito ay maaaring mamatay kung hindi malalapatan ng agaran at angkop na lunas. Dok, paano po ba nakukuha ang sakit na ito? Kapag tao ang nagkaroon ng ganitong sakit, maaari niya yan may isalin sa kapwa-tao niya kapag sa direktang kontak, sa nagalusang balat ng taong may sakit, or maaari din na direktang kontak sa ilong, mata o bibig ng taong may sakit, o direktang kontak sa dugo o likido sa katawan tulad ng ihi, dumi, semilya, laway, suka, o gatas ng ina. Maisasalin din ito sa tao sa pamamagitan ng mga gamit tulad ng karayong o hiringgilya na nakontaminado ng Ebola virus. Maisasalin din ito sa tao mula sa paniki o unggoy na nahawaan ng Ebola virus. Hindi ito maikakalat sa pamamagitan ng hangin, pagkain o tubig. Ang taong sumasailalim pa lamang sa pagsusuri o kung tawagin ay person under investigation o PUI ay hindi makakahawa kung wala pang sintomas. Ano po ba yung mga sintomas ng sakit na ito? Ang mga sintomas ay lagnat na mataas sa 37.5 degrees Celsius, matinding sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, panghihina, pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, o di kaya yung hindi maipaliwanag na pagdurugo o pagpapasa. Pwedeng lumabas ang mga simptomas mula 2 hanggang 21 araw, subalit sa karaniwan lumalabas ito ng mga 8 hanggang 10 araw. Dok, sino-sino po ba ang nasa matinding panganib pag nagkasakit ng Ebola? Ang mas nasa matinding panganib na magkasakit ng Ebola ay ang mga manggagawang pangkalusugan na nangangalaga sa mga pasyenteng may Ebola at ang mga kapamilya o kamag-anak o kaibigang nagkakaroon ng kontak sa may sakit na Ebola. Ano po bang dapat gawin kung nalantad na sa taong may Ebola? Dapat mag-obserba kung magkakaroon ng simptomas sa loob ng 21 araw. Kukuhanin ang temperatura araw-araw tuwing umaga at gabi. Obserbahan kung nagkakaroon ng ilan sa mga simptomas tulad ng matinding sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, panghihina, pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, o di kaya ay yung hindi maipaliwanag na pagdurugo o pamamasa. Halimbawa po, nagsususpensya na akong may sintomas ako ng Ebola, sino po bang dapat kong tawagan? Kung naglakbay ka sa mga bansang may kaso ng Ebola tulad ng Guinea, Liberia at Sierra Leone, at meron kang ilan sa mga simptomas na nabanggit, ay mag-report ka agad sa National Epidemiology Center ng ating Department of Health sa telepono bilang 651-7800 Local 2930 o kaya sa Health Emergency Management Bureau ng Department of Health sa telepono naman nilang 711-1001 or 711-1002. Habang nakikipag-ugnayan, dapat mag-home quarantine sa loob ng 21 araw upang maobserbahan ang mga simptomas at magkonsulta sa doktor. Sa ngayon po ba, may naitala na po bang kaso ng Ebola sa Pilipinas? Wala pa. At magandang balita ito para sa ating bansa dahil higit nating mabibigyang pansin ang pag-iwas at paghahanda sa pamamagitan ng tama at sapat na impormasyon. Ngunit hindi tayo dapat maging kampante. Patuloy tayong maging mapagmatiyag at mulat sa pangyayari kaugnay ng sakit na ito at maging updated sa mga balita tungkol dito. Ito ang tawag na preparedness and response laban sa Ebola. The roadmap prepared by the UP Manila Task Force harnesses the resources and expertise of the university and builds on previous and ongoing activities. The roadmap uses a tiered approach based on 4 alert levels. Alert Level 1 refers to no identified confirmed case of EBV within the Philippines as reported by the Department of Health.
Alert Level 2 is the state at which at least one confirmed case of EBD has been identified within the Philippines as reported by DOH. Alert Level 3 refers to an identification of at least one local transmission of EBD within the Philippines. And Alert Level 4 describes a state where there is an overflow of EBD cases from the DOH Ebola treatment centers. Each alert level has a corresponding response plan tailored to the level of risk to the UP community, including patients. As the National University, UP will contribute to the national response efforts in two ways. First, through the roadmap prepared by the UP Manila Task Force. And second, through the mobilization of the entire UP system, drawing on the strategies and lessons learned from the implementation of the preparedness and response actions in UP Manila. With the Department of Health as lead agency, UP will actively participate in preventing or minimizing the entry of Ebola into the country by making available accurate information and constantly updating ourselves on the developments about the disease. These are the key components of our preparedness. Tulad po ng ibang mapaminsalang kalamidad na ating naranasan at napagtagumpayan, kakayanin din nating maiwasan at mapaghandaang mabuti ang Ebola kung tayo ay sama-sama at magtutulungan. Kayang-kaya, kaya-kaya, sama-sama laban sa Ebola! Laban sa Ebola!